Isang magandang gabi sa iyo at sa mga fanatics ng Papa Dudut Stories. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Crizelda. 35 years old na sa ngayon at isang dating kasambahay. Napasulat ako sa inyo dahil na rin siguro sa inspirasyon at pamimilid sa akin ng isang kaibigan. Isa kasi ako sa mga fanatic ng Papa Dudut Stories at nagbabaka sakali ako na ang storya ko naman ang maitampok sa inyong programa na naganap 12 years ago. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ako isang tipikal na kasambahay. Sapagkat bukod sa nakatungtong naman ako ng second year college, ay Inglesera din po ako. That time kasi isa akong aspiring call center agent, kaya talagang pinagpraktisan ko talagang magsalita ng fluent English with American or British accent. Anyway, isa rin po akong easy-go-lucky at down-to-earth na babae. I just live by the day. Niminsan ay hindi ako nagseryoso sa buhay. Kaya nga siguro marami akong binagsak na subjects noon na naging dahilan upang makikout ako sa kolehiyong pinapasukan ko. Meron akong naging crush noon sa college, si Leander. Ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon noon na makalapit sa kanya dahil mukhang pinaglihi yata siya sa sama ng loob. Suplado pala angal at magagalitin si Leander. Ewan ko nga ba sa lalaking yon kasi araw-araw lang yatang ginawa ng Diyos. Tila pasan-pasan niya ang buong daigdig. Sayang si Leander sapagkat gwapo pa naman siya. Yun nga lang ay nakaka-turn off dahil sa ugali niya. Nang tumigil ako sa pag-aaral ay sari-saring trabaho ang pinasok ko. Naging promo girl, sales lady, waitress at singer sa club. Ewan ko nga kung anong pumasok sa isipan ko mag-apply bilang housemate. At take note, Papa Dudut, inihire ako ng mga magulang ni Leander para maging housemaid ng malditong anak nila. Ngayon pa lang ay binabalaan ka na namin kay Leander. Masyadong hot-tempered ng anak namin. Kung sakaling sigawan ka niya o magalit siya sa iyo ay huwag kang mahihiyang magsumbong sa amin. Kami ang bahala sa kanya. Paalala sa akin ang ama ni Leander. Opo, magalang kong sagot. Tandaan mong mabuti ang mga bili namin sa iyo para makasundo mo ang anak namin, habol ng babaeng amo ko. Huwag po kayong mag-alala at kaya kong pakisamahan si Leander, buong kumpiyansa kong sabi sa kanila. Mamayang kaunting nakita kong binuksanan ni Leander at pinatuloy niya kaming tatlo sa loob. Ma'am, Dad, what brings you here? Tanong ni Leander sa kanyang mga magulang with his American accent. Napangisi ako. Mukhang mapapalaban ako sa Inglisan sa lalaking yon. Bago ka magtanong, pwede bang kami muna? Naiiritang sabi ng kanyang ama. Fine, go ahead. Ang sabi ni Leander na napapaikot pa ang mga mata. Diyos mio, what is this place? Parang kural ng baboy sa sobrang dumi. And look, pati upuan mo puro alikabok. At itong mga unan sa sofa, amoy singit. Nandidiri at naiinis na wika ng ama niya. Anak naman, hindi ka namin pinalaking burara ng tatay mo. Ang kalat at ang gulo ng bahay mo. My God, Leander, kailan ka huling naglinis? Noong last year pa? Tanong naman ang kanyang ina na halatang disgusted sa nakikita sa paligid. Maglilinis din ako kaso wala akong time ngayon. Tinatamad na wika ni Leander. Paano mo natatagalan ang ganitong klaseng kaduming tirahan? Look ang ceiling. Maraming agyo. Ang sahig tadtad ng alikabok. Reklamo pa ng ama. Kung hindi kayo makatiis, just leave. Pilosopo nitong sagot sa mga magulang niya. Huwag kang ang pilosopo, Leander. Galit na wika ng ama niya. Siya nga pala, Leander, since you have no time cleaning up this mess, napagdesisyon na namin ang tatay mo na mag-hire ng housemaid para sa'yo. Ang wika naman ng amo kong babae. Mukhang hindi naman yun nagustuhan ang maldito. What?
By the way, Leander, this is Crizelda, your new housemaid. Pakilala sa akin ang amo kong lalaki. Dad naman, hindi ko kailangan ng katulong. Pagtutol ni Leander sa desisyon ng kanyang mga magulang. Tapos ay tumingin ito ng masama sa akin. Don't worry, kami ang magbabayad kay Crizelda. Ang sabi naman ng kanyang ina, to ease the tension. We hired a housemaid para naman may maglinis ng naglilimahid mong condo unit. Bumaling naman sa akin ang amo kong lalaki. Crizelda, isang bili na lang. Pahabain mo sana ang pasensya mo sa anak namin. Don't worry, pag nagpakita siya ng kawalang hiyaan sa iyo, sumbong mo lang sa amin at kami ang kakastigo sa kanya. Wow, ang galing ah. Pinagkakaisahan ninyo ako. Sarkastikong wika ni Leander. Anak, yan lamang ang ipinunta namin dito. Be nice to Crizelda, anak. Paalala pa ng ina sa kanyang anak. Alis na kami, iho. Pagkatapos noon ay inihatid ko na ang mga amo ko palabas sa condo unit. Nang makalis na ay muli akong bumaling kay Leander na halatang naiinis sa akin. Crizelda, right? You look familiar. Ang sabi niya sa akin habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Yup, magkaklase tayong dalawa dati sa college. Sagot ko sa kanya. Oo nga, natatandaan kita. Ikaw yung probinsya ng Inglesera, ang wika ni Leander. E bakit sa dinami-dami ng pwedeng applyan eh, katulong pang pinasukan mo? Wala kasi sa itsura mo ang pagiging achay. Wala lang, trip ko lang, confident kong sagot sa kanya. Ganon? Ibang klasik ka din ah. By the way, masungit akong amo kay Crizelda, I tell you. Hindi ka tatagal sa akin. Ang wika niya na tila may halong pagbabanta. Correction, hindi kita amo. Ang mga magulang mo ang amo ko. Besides, pag loloko-loko ka sa akin ay isusumbong naman kita sa mga magulang mo. Sarkastiko kong balik sa kanya. Ang galing mong sumagot ha. Gusto ko yan, nakangisi niyang sabi sa akin. Alam ko Sir Leander, basta sinasabi ko sa inyo ngayon, you will like me a lot. Kumpiyansa ako na hindi siya uubra sa katarayan ko. Papa Dudut, tulad ng inaasahan ay naging masungit ang pakikitungo sa akin ni Leander. Akala ko noon ay kakayanin kong ugali niya ngunit nagkamali ako. Nung una ay nakakayanan ko pa ang paninigaw at pagsusungit niya sa akin. Pero hindi naglaon ay naubos din ang aking pasensya at nagbalak akong mag-resign bilang housemaid. Ngunit pinigilan ako ng mga magulang ni Leander at sa halip ay katakot-takot na sermon ang inabot ng damuho mula rito. Bilang pambayad sa mga pambabalahura sa akin ni Leander ay dinagdaga ng mga magulang niya ang sweldo ko. Doon Papa Dudut ay muli kong pinahaba ang aking pasensya. Ginawa ko ang lahat upang makuha ang loob ni Leander. Crizelda, hindi ka pa ba tapos maglinis? Nairitang wika ni Leander. Kahit na sobrang maldito ng lalaking yon ay hinahabaan ko na lamang ang pasensya ko. At pinapakitaan ko pa rin siya ng maganda. Actually tapos na ako maglinis. Siya nga pala, nagluto ko ng pagkain para sa'yo. Halika. Nag-abala ka pa. Busog na ako. Salamat na lang. Nakasimangot nitong sagot sa akin. Sa lahat ng mga taong nakasalamuha ko ay aaminin kong si Leander ang mahirap i-please. Sige na, kumain ka na. Sayang naman itong niluto kong nilagang baka. Ang wika ko na may halong paglalambing at kaunting kaplastikan. Nilagang baka? Niluto mo yung karne ng baka niyan sa freezer? Tumango lamang ako bilang tugon. Bakit mo niluto? May paggagamitan ako noon. Lalo siyang nairita sa akin. Paggagamitan? Eh lulutuin mo din naman yun, hindi ba? Kung makasalita ka parang naninisi ka pa. Nainis kong sabi naman sa kanya. Pakialamera ka kasi. Hindi ko naman sinabi sa'yo na magluto ka. Gigil na gigil ang damuho dahil sa sobrang galit. Pasalamat ka pa nga at pinagluto kita. Ano, kakain ka ba? Mataray kong tanong sa kanya. Itapon mo na lang yan, utos niya sa akin. Okay kung ayaw mo,
Iuwi ko na lang sa bahay, pabulong kong sabi. Samantala, padabog namang umalis si Leander para pumunta sa kanyang kwarto. Pero bigla na lamang itong napasigaw sa galit at binalikan ulit ako. Anong ginawa mo sa kwarto ko? Sigaw niya sa akin. Siyempre, nilinis ko, sagot ko. Nilinis mo nga pero inaba mo ang ayos ng kwarto ko. Sa puntong yun ay sobra na akong nainis. Anong masama sa ginawa ko? Medyo pasigaw ko na rin tanong sa kanya. Sasagot ka pa? Hindi mo ba alam na hindi ako komportable kapag may nagbabago ng ayos ng kwarto ko? Sa susunod kasi, kung anong pagkakaayos ko sa kwarto ko, sundin mo. Sa totoo lang, Crizelda, napipika na ako sa'yo. Sorry, Sir Leander. Naiinis kong sagot. Ang hirap pakitunguhan ng lalaking yon. No wonder ay palaging iniiwanan siya ng mga nagiging girlfriend niya dahil hindi matagalan ang magaspang niyang ugali. Sorry, sorry. Puro ka na lang sorry. Get out. Tututol sana ako sa sinabi niya pero muli niya akong sinigawan. I said get out. Sa puntong yon ay nagalit na ako. Sumusobra ka na, Leander, ha? Ayaw mong umalis? Gusto mo kalad ka rin kita palabas? Get out! Gigil na wika ni Leander. Sige, alis na ako. Total naman ay hindi na rin kita matiis. Nasusuka na ako sa ugali mo. Diyan ka na nga, ang sabi ko sabay walk out. Ngunit habang palabas ako ng bahay ay narinig ko pa siyang sumigaw sa akin. Huwag ka nang babalik dito, buwisit ka. Gigil na gigil ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kulang na lang ay sapukin ko na lamang ang pagmumuka ng lalaking yon. Dahil sa sobrang panggigigil sa bruhong yon ay galit na galit akong lumabas ng condo unit niya. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay namin ay nilabas ko ang aking sama ng loob sa lalaking yon. Kinabukasan ay kinausap ako ng mga magulang ni Leander at ipinagtapat ko sa kanila ang nangyaring away sa amin kagabi. Sinabi ko na rin na gusto ko nang mag-resign ngunit as usual ay pinigil ako ng mga magulang ni Leander. Pinangako nila sa akin na kakausapin nila ng masinsinan ang kanilang anak. Kaya noong ding yon ay isinama ako ng mga magulang ni Leander at bumalik kami sa condo unit. Doon ay pinagalitan ng mga magulang niya si Leander at binantaan na tatanggalan nila ng mana ang kanilang anak kung magpapatuloy ito sa kagaspangan ng ugali. Papa Dudut, sobrang natawa ako noon pagkaraang makita si Leander na parang basang sisiw na pinapagalitan ng kanyang mga magulang. At least doon ay nakaganti rin ako sa damuhong yon. Nagpatuloy ako bilang day shift housemaid kay Leander. Bagamat nagsusungit pa rin siya sa akin ay hindi na siya naninigaw sapagkat anumang oras ay pwede ko siyang isumbong sa kanyang mga magulang. Pero Papa Dudut, hindi pa rin ako nakontento. Gusto kong bumait ang pakikitungo sa akin ni Leander ngunit hindi ko alam kung papaano. Ginawa ko na kasi ang lahat ng klase ng pagpapaamo pero wala namang epekto. Hanggang sa isang araw ay nag-cruise ang landas namin ang dati kong manliligaw at kaibigan na si Relon. Nilibre niya ako sa isang fast food at pagkatapos noon ay nagkwentuhan kami. Nabanggit ko sa kanya na namamasukan ako bilang kasambahay. As expected, nagulat si Relon sa pinili kong trabaho. Ang sabi ko naman ay malaki ang pasahod sa akin ng mga amo ko kaya mahirap tanggihan. Pagkatapos ay nagkwentuhan rin kami tungkol sa mga throwback memories namin noong high school at college. Hanggang sa may naalala ko na maaaring maging sagot para bumait sa akin si Leander. Siya nga pala, Relon? Hindi ba may alam ka tungkol sa mga gayuma? Tanong ko sa kanya. O bakit? Nagtataka niyang sagot sa akin. Natatandaan ko kasi na may binigay kang gayuma kay Jello na ginamit niya sa kanyang profesor. Yung gayumang magpapaamo sa isang taong may galit sa iyo. Pakituro mo naman sa akin please, pakiusap ko sa kanya. Teka, para kanino mo gagamitin? Nagtataka niyang tanong sa akin.
May amo kasi ako na ang anak ay ubod ng suplado. Para bang pinaglihi sa sama ng loob. Sa totoo lang ay punong-puno na ako sa kanya. Gusto ko siyang paamuhin. Pag-amin ko. Matutulungan mo ba ako? Agad namang pumayag si Relyon na tulungan ako at sinamahan niya ako pauwi ng bahay na tinutuluyan ko at doon ay tinuruan niya ako ng mga gayumang alam niya. May dalawang klase ang gayuma, isang pampaamo at isang pampaibig. Pero sinasabi ko sa iyo, kapag nasobrahan ka sa gayumang pampaamo ay maaaring mauwi ito sa pag-ibig. Kaya dapat mong pagplanuhang mabuti bago mo gayumahin ang isang tao. Panimula pa ni Relon. Tahimik lamang ako nakikinig sa aking kaibigan. Samantala ay huminga muna ng malalim si Relon bago muling nagpatuloy. Unang gayuma. Ang mga kailangan mo dito ay dalawang papel. Panulat at syempre dasal na ibibigay ko sa iyo. Sa isang papel ay isulat mo ang tatlong beses na buong pangalan ng taong gusto mong paamuhin. Pagkatapos ay sunugin mo ang papel at ipunin ang abo nito sa isa pang papel. Tupiin at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Pagkatapos ay bubuhulin mo ang apat na kanto ng kumot na ginamit mo sa pagtulog. Kapag nagawa mo na yon ay dasalan mo ng tatlong beses ang binalot na abo bago ka matulog. Kailangang unahan mo sa pagtulog ang taong gusto mong paamuhin. I'm sure ay hindi siya makakatulog buong gabi dahil iisipin ka niya sa magdamag. Napangisi ako, Papa Dudut. Ganun lang? Ang dali naman pala. Meron pa. Ang kailangan mo dito ay litrato o di kaya ay buhok ng taong gusto mong paamuhin. Kung buhok ay ilagay mo ang ilang hibla ng buhok sa isang papel. Dasalan ng tatlong beses ang litrato o kaya ang binalot na hibla ng buhok. Pagkatapos ay ipatong sa takuring may kumukulong tubig o di kaya ay sa rice cooker na may nilulutong kanin. Ang mangyayari sa taong gagayumahin mo ay sasakit ang kanyang tiyan. Mahihilo siya o di kaya ay mangungulila siya ng sobra sayo. Kaya uuwi siya ng 10 oras sa bahay o kung di man ay hahanapin kanya saan ka man naroroon. But take note, bago may isagawa ito ay kailangang makita ka muna niya. Kung ginawa mo ang ritual nang hindi ka pa niya nakikita ay wala itong bisa. Napangisi lamang ako, Papa Dudut, na imagine ko na kasi noon ang magiging itsura ni Leander. Oras na simulan ko na ang pagpapaamo sa kanya. Nagpatuloy ulit si Relyon kung hindi pa umepekto. Itong huli kong sasabihin ang alam kong pinakamatindi. Ang kailangan mo ay isang close-up na litrato ng taong gusto mong paamuhin. Walang kandila at syempre dasal na ibibigay ko sa iyo. Pagsapit ng alas 12 ng madaling araw ay dasalan mo ng tatlong beses ang litrato sa ilalim ng nakasinding pulang kandila. Tapos ay banggitin ng 6 na beses ang katagang magiging maamo ka rin sa akin. Pagkatapos ay patakan mo ng kandila ang mukha sa litrato. Pagkatapos noon ay ilagay sa ilalim ng unan mo ang litratong may patak ng kandila at matulog. I'm sure ay magiging maamo siya sa iyo. Ganun pala? Pabulong na wika ko. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero nakaramdam ako ng excitement sa mga tinuro sa akin ng aking kaibigan. Basta huwag kang susobra sa gagawin mo kung hindi mo naman siya mahal dahil kapag nasobrahan ka ay mapapaibig siya sa iyo ng tuluyan. Babala niya sa akin. Marami ka palang alam na gayuma, pero bakit hindi mo ginawa sa akin yan noong naliligaw ka sa akin? Usisa ko sa kanya. Natawa lamang ang lalaki. Bakit ko gagawin yon? First of all ay hindi ako ganong klase ng tao na mapagsamantala. At saka may delikadesa ako. Gusto ko kapag minahal ako ng isang tao ay talagang mahal niya ako at hindi dahil lamang sa ginagayuma ko siya. Relyon, salamat sa tulong ha. Hindi bali agad kitang babalitaan kung sakaling naisagawa ko na ang panggagayuma sa anak ng amo ko.
Sisiguraduhin kong magiging maamong tupa siya sa akin. Ang wika ko naman na may malaking ngiti sa labi ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ako naniniwala sa mga gayuma at ritual na ganyan. Pero dahil na rin sa pagbabaka sakaling mapaamo ko si Leander ay sinubukan ko. Isinagawa ko ang unang gayuma kay Leander. Isang gabi ay kumuha ako ng mga papel at ballpen at isinulat ko ng 3 beses ang buong pangalan ni Leander. Kasama ng middle initial sa isang papel tapos ay sinunog ko yon. At ang abo ay inipong ko sa isang papel at tinupi at doon ay dinasalan ko ang abo ng dasal na ibinigay sa akin ni Rilyon. Pagkatapos ay nakatulog na ako ng maaga. Malakas ang pakiramdam ko. Na nung mga oras na yon ay hindi na makatulog ang damuho sa kakaisip sa akin. Kinaumagahan ay maaga akong gumising hindi lamang dahil sa may trabaho pa akong dapat gampanan, kundi dahil sa excited akong malaman kung effective ba ang panggagayuma ko kay Leander. Wala akong inaksayang panahon noon at maaga akong pumunta sa condo unit ni Leander. Hindi ko akalain na hulog pala ng langit si Rilyon dahil bumungad sa akin si Leander na halatang puyat na puyat. Leander, ano nangyari sa'yo? Mukhang puyat na puyat ka ha? Kunwari nag-worry ako sa kanya. Pero deep inside ay gusto kong humalakhak dahil sa aking mga nakikita. Hindi ako nakatulog buong gabi, Crizelda, sagot ni Leander habang nangihina. Naku eh, paano yan? May pasok ka pa mamamaya. Hindi muna ako papasok sa work ko ngayong araw. Kumain ka na ba? Halika, naganda kasi ako ng umagahan. Saluhan mo ko, ang wika ni Leander sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobra ako nanibago sa ugali at mga kinikilos niya. Nasobrahan yata siya sa bait. Pero napangiti lamang ako at nagpa siyang saluhan si Leander sa kanyang almusal. Ikaw ang nagluto ng lahat ng ito? Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. At never kong in-expect na magiging maasikaso si Leander ng ganon. At saka malinis na ang buong bahay. Ikaw ang naglinis nito? Tanong ko sa kanya nang mapansin kong malinis na ang buong paligid. Tumango siya bilang tugon. Mukhang wala na pala akong lilinisin today eh. Mapapaagang alis ko ngayon. Siya nga pala. Bakit ka hindi nakatulog? Marami ba kayong ginawa sa office? Kunwari usisa ko sa kanya. Huminga muna ng malalim si Leander bago nagpatuloy sa pagsasalita niya. Actually, I was thinking of you. Napangisi ako. Talaga? Bakit naman? Samantala ay nakita kong lumungkot ang mukha ni Leander. Tila may pinagsisisihan siya. Crizelda, I'm sorry, ang sabi niya sa akin. Sorry para saan? Nagtataka kong tanong sa kanya. I'm sorry dahil madalas kitang pagalitan at supladahan. I'm sorry dahil hindi maganda ang mga trato ko sa'yo. Sincero niyang wika sa akin. Napangiti ako, Papa Dudut. Yun lang pala eh. Okay, pinapatawad na kita, ang sabi ko sa kanya. Papa Dudut, noong makita ko si Leander na gano'n ang itsura ay napagtanto kong effective nga ang gayumang itinuro sa akin ni Rilyon. Kaya sa mga sumunod na araw ay ipinagpatuloy ko ang panggagayuma kay Leander. Ginawa ko ang lahat ng mga gayumang itinuro sa akin ni Rilyon. Doon ay napansin ko ang mga kakaibang ikinikilos ni Leander. Kapag kaharap ako, nagiging mabait siya, maalalahanin at maasikaso si Leander sa akin. Hindi na rin po siya burara tulad noong dati. Nagugulat nga ako kay Leander sapagkat tinutulungan niya ako sa paglilinis ng kanyang kondo sa tuwing wala siyang pasok sa trabaho. Kung may pasok naman siya, siya na rin ang naglilinis ng kwarto tuwing gabi pag uwi niya. Kaya pagdating ko ay nadadatnan ko ng malinis ang kanyang mga damit. Simula noon ay naging maamong tupa na sa akin si Leander. Naging magkaibigan kami kinalaunan.
Dahil sa kabaitang ipinapakita niya sa akin ay nagkagaanan na kami ng loob sa isa't isa. Hanggang isang araw ay napagtanto kong hindi lang pala basta-basta kaibigan ang nararamdaman ko para kay Leander, Papa Dudut. Iniibig ko na ang anak ng aking amo. Pero Papa Dudut, sa totoo lang po ay nagigilty ako sa mga pinaggagagawa ko. Napansin ko kasi na palaging puyat si Leander at simula nang gayumahin ko siya ay naging mahina at masasakit na siya. Siguro nga dahil palagi siyang kulang sa tulog. Napansin ko rin na madalas na rin siyang absent sa kanyang trabaho. Dahil sa sobrang guilt na nararamdaman ko ay itinigil ko na ang panggagayuma kay Leander. Ngunit isang araw ay tuluyan ang nagkasakit si Leander. Siyempre ako naman ang to the rescue na alagaan ng aking kaibigan. Ang lalaking lihim kong iniibig. Mataas ang lagnat mo, Leander. Ano ba kasi mga pinaggagawa mo? Hindi ka kasi natutulog eh. Ayan tuloy, humina ang katawan mo, ang resistensya mo. Nagwo-worry kong wika kay Leander habang pinupunasan ang pinigang bimpo sa kanyang mukha. Crizelda, huwag mo kong iwanan. Dito ka lang sa tabi ko. Pakiusap naman niya sa akin. Hinang-hina at halos hindi na makatayo si Leander ng panahon na yon. Kaya sobra ako na guilty. Dahil kasi sa akin kaya humina ng gano'n ang kanyang kalusugan. Hindi kita iiwanan. Dito lamang ako sa tabi mo at aalagaan kita. Pangako ko sa kanya, magpagaling ka, Leander. Crizelda, ang wika niya pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kanang kamay. Bakit? Tanong ko naman sa kanya. Alam mo ba kung bakit ako hindi makatulog? Kung bakit ako laging puyat? Alam mo kasi, Crizelda, ikaw kasi ang laman ng isipan ko. Palagi kasi kitang naiisip. Ewan ko pero hindi na ako mapalagay kapag hindi kita nakikita. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko nasusulyapan ang mukha mo. Hindi ko alam, Crizelda, kung ano bang ginawa mo sa akin. Paliwanag niya sa akin. I love you, Crizelda. Nung una ay hindi ako nakakibo sa ipinagtapat niya sa akin. Pero narealize ko kinalauna na mali ang kanyang nararamdaman para sa akin. No, hindi tama ito. Pabulong ko. Anong mali sa sinasabi ko? Mali bang may tuturing na mahalin ang kanyang amo ang kanyang kasambahay? Tanong niya sa akin. Hindi sa ganun pero may mali sa nararamdaman mo, Leander. I'm sorry pero nahihiya kong sabihin sa kanya ang totoo kung bakit ganun na lamang ang nararamdaman niya sa akin. Mukhang nasobrahan yata ako sa paggamit ng gayuma. Mahal kita, Crizelda. Hindi, Leander, naibulalas ko. Nagulat si Leander sa ikinikilos ko pero nanatili lamang siyang tahimik. Naghintay ng aking paliwanag. May sasabihin ako sa iyo, Leander. Yung mga nararamdaman mo ay bunga lamang ng panggagayuma ko sa iyo. I'm sorry. Paliwanag ko sa kanya. What? Panggagayuma? Naguguluhan niya ang tanong sa akin. Ginayuma kita, Leander, para maging maamo ka sa akin. Para hindi mo na ako sigaw-sigawan pa. At pagsimangutan, nagawa ko yun para bumait ka sa akin. Pero hindi ko intensyon na paibigin kita. Pagtatapat ko kay Leander. Wala akong pakialam kung ginayuma mo ko. Besides, hindi ako naniniwala sa kapangyarihan ng gayuma. Alam ko na hindi ito epekto ng gayuma dahil puso ko na ang nagsasabi na mahal kita. Insist niya sa akin. Pero hindi ko kayang tanggapin ang pag-ibig na bunga lamang ng isang gayuma. I'm sorry, Leander, pero hindi dapat ito mangyari sa'yo. Sa totoo lang ay nakukonsensya na ako. May nararamdaman ka ba para sa akin? Please tell me. Tumango ako bilang tugon. Oo, inaamin ko na may nararamdaman ako sa'yo. I also love you. Pero yung pagmamahal mo sa akin ay huwad. Bunga lamang yan ng isang gayuma.
Leander, kailangang matanggal yung epekto ng gayuma sa'yo sa lalong madaling panahon. At yun nga, Papa Dudut, wala po akong inaksayang panahon at agad na pinuntahan si Relon sa kanyang bahay para hingin ang kanyang tulong kung paano mawala ng bisa ang gayumang ibinigay ko kay Leander. Relon, paano ba mawawala ang epekto ng gayumang ibinigay mo sa akin? Tanong ko sa aking kaibigan. Binabagabag na kasi ako ng konsensya ko. Ninais ko lamang na maging maamo siya sa akin pero sa huli ay umibig siya sa akin. Ano ba kasing ginawa mo? Hindi ba sinasabi ko sa iyo na kapag manggagayuma ka, pagplanuhan mo munang mabuti? Ang sabi ko sa iyo noon na pag sumobra ka ay maaring sa pag-iibigan humantong ang gayuma ng pagpapaamo. Ang wika ni Relon na may kaunting paninisi. Pero matatanggal ba ang bisa noon? Tanong ko ulit sa kanya. Huwag kang mabibigla pero nakakadiri. Parang nag-aalinlangan pang sabihin ni Relon ang totoo. Pero kahit pa nakakadiri yan, handa kong gawin yon. Mawala lamang ang bisa ng gayuma. Paano nga? Insist ko sa kanya. Nung una ay parang nagdadalawang isip pa siyang sabihin sa akin ang katotohanan pero dahil sa makulit ako ay napilitan din siya. Ganito yon. Kung sakaling gusto mong mawala ang epekto ng gayuma sa taong ginayuma mo, ganito ang dapat niyang gawin. Umihi siya sa loob ng sapatos pagkatapos ay banggitin niya nang 6 na beses ang dinasal mo sa kanya tapos ay imumug niya ang laman ng sapatos at ibuga yon sa labas ng pinto ng kanyang bahay. Kung nakatira siya sa kondo, dapat ibuga niya yon sa labas mismo ng kondo building. Nakakadiri, no? Kadiri naman yan. Wala na bang ibang paraan? Tanong ko sa kanya. Seriously, hindi gagawin ni Leander ang ganong nakakadiring bagay. Sad to say, pero wala nang ibang paraan. Baka naman playtime mo lang yan, ang hirit ko sa kanya. Hindi ako nagbibiro, yun talaga ang sagot sa problema mo. Ang wika ni Relon sa reaksyon pa lamang niya ay mukhang hindi nga siya nagbibiro. So umiibig na sa iyo ang anak ng amo mo? Tanong pa niya sa akin. Tumango lamang ako bilang sagot sa kanya. Eh ikaw, ano naman ang nararamdaman mo? Yung totoo? Mahal ko rin si Leander eh. Pag-aming ko sa aking kaibigan. Yun naman pala eh, nagmamahala naman pala kayo. Eh bakit kailangan pang tanggalin ang gayuma? Ang hirit pa niya sa akin. Hindi ba ang sabi mo sa akin, mas maganda kung mahal ka ng tao dahil mahal ka talaga niya? Hindi dahil lamang sa ginagayuma mo siya, sagot ko. Nagbuntong hininga muna si Relon bago nagsalita. Sige, ganito na lang ha. Ipagawa mo sa kanya mga sinabi ko sa iyo para mawala na yung pag-aalinlangan mo. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay gulong-gulo ang pag-iisip ko ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung paanyayahan ko ang pagmamahal ni Leander sa akin. Alam ko kasing huwad na pagmamahal ang nararamdaman ni Leander. Huwad in the sense na bunga lamang ito ng panggagayuma ko sa kanya. Kaya wala akong inaksayang panahon at sinabi ko kagad sa kanya ang tungkol doon kasi hodang nakakadiri pa yon. Talaga bang kailangan gawin ko ito, Crizelda? Nag-aalinlangan si Leander na gawin ang ipinapagawa ko sa kanya. Oo, para mawala ang epekto ng gayuma sa'yo, sagot ko. Parang hindi ko kaya eh. O kaya kong gawin ito pero hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mas gugustuhin ko na lamang na maging alipin mo habang buhay kesa mawala ka sa akin. Naintindihan ko si Leander sa puntong yon. Kahit din ako siguro ay hindi ko gagawin yon at hindi baling magayuma na lamang ako, wag lang magmumog ng ihi. Leander, ang nararamdaman mo sa akin ay huwad na pagmamahal. Bunga lamang yan ng gayuma. Ayokong mahalin ka habang binabagabag ako ng aking konsensya dahil sa ginawa ko sa iyo. Hindi ko kaya, Leander, paliwanag ko sa kanya. Paano kung bumalik ako sa dati? Paano kung maging masama ulit ang ugali ko sa iyo? Panunubok pa niya sa akin. Wala akong pakialam, Leander, kahit saktan mo pa ako. Wala akong pakialam. Umiling si Leander sa sagot kong yon. No, Crizelda, ang sabi niya sa akin. Kung mahal mo ako, Leander, gagawin mo yan para sa akin. Diyan natin malalaman kung hanggang saan ang pag-ibig na
nararamdaman mo para sa akin. Kung totoong pagmamahal yan o sadyang huwad lamang, pagkumbinsi ko sa kanya. Nakita ko munang huminga ng malalim si Leander bago nag-decide. Sige, gagawin ko ito alang-alang sa iyo. Alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo. At yun nga, Papa Dudut. Ginawa niya yung nakakadiring pagtanggal ng gayuma, napapikit siya at halos maiyak, pero ginawa pa rin niya yon para sa akin. Ano Leander? Anong nararamdaman mo? O bakit ang sama ng titig mo sa akin? So ibig sabihin? Nag-aalala kong tanong nang mapansin ko masama ang tingin niya sa akin. Pero bigla siyang tumawa ng malakas. Takot ka? Ano na? Curious kong tanong sa kanya. I still love you, Crizelda. See? Walang epekto ang gayumang sinabi ng kaibigan mo. Mahal pa rin kita. Sa totoo lang ay mas minahal pa kita. Baka mas matinding gayuma in disguise ang pinagawa mo sa akin ha. Nakakadiri naman, pahayag niya. Leander, sigurado ka? Mahal mo talaga ako? Naguguluhang sabi ko. Mukha ba ako nagsisinungaling? Panunubok pa niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Nagduda tuloy ako kung totoo ba talaga yung mga gayumang itinuro sa akin ni Relyon. Crizelda, hindi masamang ibigin mo ang anak ng iyong amo, ang wika pa niya sa akin. I love you too, pabulong kong sabi sa kanya. Oops, mamaya ng halikan. Magmumumog muna ako ng 1 litrong mouthwash dahil nakakadiri yung pinagawa mo sa akin. Kundi lang kita mahal, hindi ko gagawin yun. Natatawa niyang wika sa akin. Will you be my girlfriend? Tanong pa niya sa akin. Dahil sa pakindat-kindat at pangungulit ni Leander ay sinagot ko na siya, Papa Dudut. Oo na, payag akong maging girlfriend mo, Leander. Dahil doon ay panakaon na humalik sa akin si Leander at syempre pumalag ako noon dahil alam mo na. Tumawa lamang ang damuho. Sorry, hindi ako nakapagpigil eh. Total naman eh, ikaw ang nagpagawa sa akin ng nakakadiring gayuma na ito. Kaya magtiis ka sa panghe. Pang-aasar pa niya sa akin. Papa Dudut, sa ngayon ay official boyfriend ko na po si Leander. Sa totoo lang ay tuwang-tuwa ko dahil tunay palang pagmamahal sa akin ni Leander. Doon ko napatunayan na makapangyarihan ang pag-ibig at walang makakadikta sa pusong nagmamahal kahit na ang mga gayuma. Sa pagiging magshota namin ni Leander ay unti-unti ko siyang nakilala ng lubusan. Mali palang inakala ko noon na magagalitin, suplado at salbahe si Leander dahil kabaligtaran siya. Nagulat ako sapagkat isa pala siyang masiyahing tao. Siguro ay isa ito sa epekto ng pagmamahal ng isang tao. Hindi na ako namasukan na isang kasambahay sapagkat tapos na ang adventure seeking ko. Pero laking pasasalamat ko pa rin dahil sa pagiging housemaid ko ay nakilala ko si Leander. Samantala na hire ako noon bilang customer service agent at laking tuwa ko dahil palagi nakasuporta ang aking boyfriend. Naikwento ko naman kay Relon ang nangyari sa amin ni Leander at tulad ng inaasahan, tawang-tawa siya. Then inamin niya sa akin na joke time lang yung sinabi niyang pagmumumog ng ihi para matanggal ang gayuma dahil doon ay nahampas ko siya ng di oras sa sobrang inis. Pero nagtawanan na lamang kaming dalawa kinalaunan. Ayon sa kanya, umpisa pa lamang ay wala naman talagang naging gayuma. Papa Dudut, makalipas ang 12 years, eto na kami ni Leander, mag-asawa at patuloy na nagmamahalan. May 4 na rin kaming anak at maganda naman ang takbo ng aming career. Masasabi kong larawang kami ng isang masaya at masaganang pamilya. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay mo sa amin na mabasa mo ang aking kwento. Ang kwento namin ni Leander. Hopefully ay magpatuloy pa ang inyong magandang programa. Hanggang sa muli. Lubos na nagpapasalamat, Crizelda. Pwedeng totoo ang gayuma. Pwede rin pong hindi. Depende yan sa paniniwala at pangangailangan ng isang tao. May ilan-ilan ding gumagamit ng gayuma para mapasa kanila ang taong mahal nila.
Pero tama yung sinabi ng kaibigan ni Crizelda na mas mainam pa rin na mahalin kanya ng bukal sa kanyang kalooban. Yun po ang tinatawag na true love. At mas tumatagal at mas masayang maranasan ang totoong pag-ibig kesa makulong ka sa pag-ibig na huwad o sa pilitan lamang. Maraming salamat Crizelda sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut Stories. Good to know na after 12 years ay masaya at going strong pa rin kayo ni Leander. God bless and good luck sa inyong pamilya. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.